a contestant sa Bida Next of Eat Bulaga. What made you decide to join? So para sa mga hindi nakakaalam, yung Bida Next isa siyang segment sa Eat Bulaga kung saan ay naghahanap sila ng mga next na bida o next na magiging host o magiging part ng show. So nag-audition ako doon. What made me decide to join? I guess it's the ano eh. Yung want talaga, yung want na to be out there, to be on stage, to be performing, to be whatever, lahat, kumanta, sumayaw, mag-host. So yun lang yung willingness and yung want lang talaga na gawin yun. Kaya pag may opportunity for me, lalo nun may auditions, go lang talaga ako. So wala namang din mang mawawala. Kung hindi man ako makapasok, ganun talaga, eh, ganun naman lahat, most things in life, di ba? Hindi naman lahat ay yes ang sagot. So, yes. So, number two, how do you describe the experience? Exciting and nerve-wracking for me kasi hindi naman ako palaging nakakapunta o actually, bihira nga akong nakapunta sa Eat Bulaga stage. So, medyo ano talaga, parang anxious and kinakabahan talaga ako that time. And of course, you were auditioning din kasi. So, parang kang nag-a-apply ng trabaho, di ba? So, hindi mo alam kung ano magiging decision nila. Pero overall, I was just very happy lang to be there. Kasi, again, it's an opportunity for me to showcase my talent and to cater to new audience, di ba? Iba yung mga manonood natin tuwing tanghali. So, very, very fun lang. Medyo nakakabitin. Kaya medyo nalungkot lang ako ng konti kasi sayang yung... Parang nabitin ako dun sa pagkakataon na yun. Kasi at sobrang saya talaga pag, you know, pag may malapit na audience kang napapasaya. How did you handle the wardrobe malfunction? So, sa mga hindi nang panood, meron kasi yung wardrobe malfunction. No? Parang napigtas yung... Hindi ko alam kung dalawa yata. Dalawa yung strap nung... Very flimsy kasi yung strap nung suot ko noon. And hindi ko masyadong napaghandaan na magsasasayaw pala ako doon. So, pagtaas ko ng mga kamay ko, hindi ko na actually namalayan talaga na nasira siya. After na lang, when they were telling me na, oh my gosh, ganyan. Hindi ko rin siya na-realize not till they gave me a jacket. Hindi ko siya naramdaman kasi tight naman yung pagkakatsube nung top ko. Pero yung strap niya natanggal. And sumabay pa yung shoes ko na nasira yung strap. But overall, I was just really focused kasi sa performance eh. And I was just enjoying myself. Kaya hindi ko na rin siya masyadong napansin. And luckily naman walang naging exposure. And ayun. Pero pag inisip mo siya talaga, medyo parang naka-oops, parang oopsie moment siya kasi parang, oh my God, on national TV talaga. Pero at that point and nung moment na yun, parang ano na lang eh. You know, in life kasi parang anything can really happen. We can only do so much to prevent things from happening or to plan things out. But really, what can you do pag nangyayari na sa'yo din? So, ayun. Dami kong mga sinabi dyan. So, dahil dyan, mag-shoutout muna ako sa lahat, ayan, ng mga nagko-comment. So, sabi ko sa inyo eh, mag-shoutout ako eh. So, una na natin dyan, Baba TNC. Abdul Rahman Fanatics. Uy, siguro mga ano to, mga fans to ni Abdul Rahman. Go, Ate Denise. Uhuhu. Why naman uhuhu? Are you sad? Next up, si Joshua Centeno. Hello, Denise po. Pa-shoutout po, bro, Ate Denise. Ayan. And next, si Arnilio Biru. Hello. Hello daw. From Facebook yan. So, from YouTube naman, sabi ni Eric Cho, hello. Ayan. Hello din. Good afternoon. And from TikTok, si Gray Monte. Shoutout.